Good morning. Good morning, Sister Gia, no? Good morning po, Father James. Ngayon, dumulog lang dito sa lugar na ito at meron kang gustong iparating sa lahat ng tao. Sige po, kasi ang mensahe ng Diyos eh, nasa tao na po yan kung maniniwala sila kung naipaparating niyo po. Sige nga po, sabihin niyo. Nagmensahe po ang mahal na ina tatlong beses na ito pong October 24 at 25, 2023. Magkaroon ng dabiguan, malakas na lindol sa China, sa Amerika at sa bandang Taiwan. Pero dito sa Pilipinas, mararamdaman natin. Ang malakas na tama po is sa bandang Davao at sa Bohol. Darating din po yung malakas na ulan kasi ang baha, kinakalbo daw po ng mga tao ang bundok ng Tanay, Laguna. Kaya bababa dito ang tubig sa Laguna de Bay, papuntang Marikina, lalo na po yung Tondo at saka yung bandang Nabotas, malulunod po. Maraming mga bahay dyan ang masisira. Hindi man karakasan ang lindol dito na darating sa atin, pero mararamdaman po natin at sabay magbuga ng sulfur ang bulkan Taal at Mayon po. So parang dumarating na yung mga itinatakda na kaguluhan dito sa atin, no? Opo. At yun po, magdala ng mga sakit sa balat, yung tinatawag po na psoriasis. Marami po tao magkasakit niyan. Mauubusan na po ng gamot ang ospital at ang lahat ng mga parmasya kasi sa dami po ng tao na magkasakit. Ang pinakamababa po na tagal niyan, 3 months hanggang 10 taon. Ang tanging lunas lang po, yung kagamitan na galing sa inyo, Father, na may pahintulot mula sa Ama sa Langit. Kahit anong gamit po, siete virtudes man, lighting stick o lahat po na panangga na galing sa inyo, Father, ilagay po sa timba. Kung maligo, tapos magdasal ng sator at yun po ang ipaligo. Kusa po gagaling. Yun lang ang tanging lunas. Salamat po. Ano po ang mga mensahe may paparating niyo sa lahat ng tao? At ang sabi ng mahal na ina, doon po sa China o sa ibang bansa, maraming patayan at saka marami pong mga taong mamamatay. Nakikita ko nga po, nagpapakita sa akin kapag naiglip ako, binubuldos na po ang tao. Ngayon, ayaw pa nila mamatay, Father. Gagamitin sila ng kalaban ng Ama na yun po ang palangga na ilaban dito sa mga tao po sa Pilipinas. Maging parang mga skeleton na sila. Parang mga zombie. Ganun po. Maraming aatak sa Pilipinas, mga leader nila. Pero ang tanging pananggalan po natin yung dasal at saka yung mga kagamitan na galing sa inyo po dahil may kapahintulutan mula sa Ama. Tatlong beses na po inulit sa akin yan, na mag-ingat po tayo. Hindi naman pwede bumaba daw ang Ama, kaya gumamit po ng instrumento para maparating ang mga mensahe na ito ng ina ng laging saklolo po, ang Mother of Perpetual Health, at ang Mama Mary po ang nagmi-mensahe sa akin. Isa na rin ang Virgen ng Antipolo. Dito po sa mata ko nananatili dahil sinasama nila po ako pag naglakbay sa gabi, pag ako po ay naiklip. Kaya kung ano-anong mga nakikita ko po, yan po lahat ay katotohanan, wala pong kasinungalingan dahil talagang malinaw po ang pagpakita nila sa akin. Eh di tama po yung na-mensahe rin sa akin na lahat ng tao magbalik loob na sa Diyos. Opo. Ang tanging pananggangaran po, isa na doon sa may gagampanan ang mga kasamahan namin ng mga healers. Si Brother Basilio, sila mag-asawa. Sila Brother Ronel, si Elmira Mia, saka yung si William at yung taga-Cagayan po na si Brother Suelo. Malaki po ang kanilang gagampanan. Si Sister Aurora at ang apo po niya. Nakikita niya ang mga mangyayari po. Kasi na-surprise nga po ko dahil Sabado ngayon, kaya hindi tayo masyado ano, no? At saka masama ang panahon. Opo. Siguro, kaya eto kayo para iparating sa lahat ng tao yung mga mensahe, no?
mag-ingat daw po tayo na pag lumabas, kailangan magdala ng payong o sombrero o ano pa man panangga kasi yan po ang simula ng mga galis, lagnat, trangkaso at tatagal na po yun. Ang tanging lunas nga lang, yung galing sa inyo na gamit, ilagay sa timba o maligo, magdasal at yun po to sa gagaling. Sige po, ipararating ko rin yan sa mga tao yung ano yan. At magdasal po tayo, magbalik loob sa Diyos kasi yan lang po ang lunas. Sige, marami po salamat. Nanawa, marami tayong taong natulungan na kasi po, ang pananampalataya sa Ama po ay isang napakalaking lunas para sa kaligtasan ng lahat. At saka yung pagbabalik loob sa Diyos. Opo. Sige, marami po salamat. Maraming salamat po Ama sa inyong mga mensahe po sa amin. Sa alam niyang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu ng Banal. Sige, ang mahal na ina ng laging saklolo, ang pumapasok sa katawan ng anak ng Diyos na si Dia, ang biyergin ng antipulo dito po sa mata niya kasi sinasabi namin yan si Sister Dia pagpunta sa ibang lugar. Ang mahal na ang ina ng laging saklolo dito po sa ulo niya nakapwesto at ang mahal na biyergin yung Mama Mary dito po sa kanyang noo. Kami po ang tatlo ang nagagabay at patnubay at ang mahal na Ama sa langit para po maiparating sa inyo, Father, magbago na po ang mga tao kasi puro kasamaan ang kanilang ginagawa, manloko sa kapwa, gumawa ng mali. Wala na pong takot sa Diyos, kaya ito pong sakit na darating, yung mga sakit sa balat, psoriasis, hindi po malunasan ng doktor. Ang tanging lunas lang po, yung gagamitan na galing sa inyo, malamang po mauubusan kayo ng materialis na para po sa mga tao na ibebenta at magamit po. Kahit anong klaseng gamit na galing sa inyo mula siya Tibertodis, lighting stick at miraculous undad hanggang ang mga ito po, yung mga cross, lahat po yan magamit natin panangga sa mga masasamang kalaban ng Ama sa langit. Kasi po, nag-perform sila, pwede maging zombie, pwede maging skeleton, pwede po sila maging insekto at marami po talaga mamatay. Buldusin na lang ng bulldozer. Wala na pong magamit na kabaong kasi sa dami ng tao po. Kung ano nangyari nung COVID-19, higit pa po ang dami ng mga darating. Kaya mga anak, tumulong kayong magdasal. Humihingi po ako ng tulong. Sa lahat ng mga healers, mag-active kayo lahat dahil lahat kayo ay may gagampanan sa buong mundo. At higit sa lahat dito, sa puso at isip ng anak ng Diyos, lagi kami nagmiminsahe. Ito na po ang pagkakataon na magbalik loob tayo sa Ama sa langit. Kasi ang Ama ang higit na nakamasid. Wala po siyang nakita na isang tao na doon po gagamitin na instrumento para mo po maiparating itong mga kaganapan tanging kay Dia lang. Kasi siya po ay Mistra, Senyora, Digia, ang magiya sa buong mundo. Yun lang po ang mensahe ng ina ng laging saklolo. Kasi isa po ito sa biktima ng kulam, pero lahat na bagay na sakit na lampasan po niya. Lahat-lahat na pasakit, pahirap, ang lahat po niyan. Kaya ang ganting pala ng Ama, siksikligleg. Maraming salamat po. Magbalik loob nawa tayo sa Diyos at huwag na tayo gumawa ng mali, masama, kasi ayaw na ng Ama. Pinipitik niya na po. Ito na yung panahon. Nakita niyo po ang panahon natin. Puro usok na po yan, yung mga abo na mula po sa mga sasakyan, yung mga abo na po, puro usok na. Kaya, at saka ito pa po, nakikita namin, hindi totoo na ang tao bigla atakihin sa puso, bigla pong hahing bladin. Yan po ay gawa ng masamang espiritu, bigla na lang siyang mamatay. At ang mag-uso ngayon, yung bato sa bato, cancer, ulcer, cancer, hindi na po magamot ng doktor, biglaan na lang ang pagkasakit. Pero ang lalanslide, yung psoriasis po, mata na lang ng tao ang walang galis. At halos po putok po yun. Kaya isa lang ang lunas, ulitin ko, yung gamit na galing sa inyo, Father James. Opo. At sana maipaalam niyo sa lahat ng mga inyong mga followers para po magbalik loob sila sa Ama sa langit. At
magbago na po. Maraming salamat po. At magandang hapon. God bless sa lahat po. Salamat po. Amen. Hindi ko alam mo, pumasok ang mahal na ina. Ayan. Alam ko rin. Alam ko rin po yun.